never talaga, never dumating sa point na ganun. Kasi may nagsabi sa akin, actually yun yung matagal ko na yung ano, dala-dala. Mahirap, sobrang dali maghanap ng mga babae na ganun lang ka-fling. Pero sobrang hirap maghanap ng long-time partner mo na, di ba, mapagkakatiwalaan mo na, alam mo yun? So, ako matagal ko na yung ano, motto sa buhay nung naging kami pa nito. So, to be honest, oo, may mga temptation, may mga kasalanan ako nagawa sa kanya, which is, I think, napatawad na naman ako. And then yun lang, siguro, yung pagtitigis, pagtsatsaga nga niya, hindi pa ako. Kaya, kailangan, naiyak ako ah. Hindi, yung ano, yung... naiyak na naman mo, tinanong yun. Emotional kasi ako pagdating sa mga ganyan kabarangay kasi... Galing ka. Nag-stick pa rin siya. Minsan nga, may time na... Nalalala yung ano. Hindi talaga ako nagsinungaling sa harap ni God. Hindi talaga ako nagsinungaling sa harap ni God. Dumating sa point na umayo. Mas takot ako na dumating sa point na umayo siya. Kasi alam ko na sa sarili ko na siya na... What's the best thing to do pag feel mo hindi na talaga mag-work kahit ipilit mo pa? The best thing to do is to be like Elsa. Let it go. Let it go. Because if you have to force things, I think it's not for you. It's not for you. Or maybe you're just scared and afraid about what's behind that door, that wicked door. We date this person because it feels safe. Like I'd rather have this person, even if it's unhealthy, than be alone and face the consequences and the reality and the fears. Understandable issue.
Yeah.